Hi guys, it's me Jake TV and welcome back for another new vlog. So for today's video, I'm going to discuss the major classification. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa akin. So, ano nga po ba sir ang ibig sabihin ng major classification? Ang major classification po ay nakapokus lamang sa ating buntang. Kung ang primary classification ay nakapokus sa 10 daliri, ang secondary classification ay nakapokus sa index finger, at ang subsecondary ay nakapokus sa 3 daliri, ang major classification ay nakapokus lamang sa ating buntang. Okay? Sa ating buntang. So, paano nga ba natin gagawin yan, sir? Siyempre, bago natin simulan yan, alamin po muna natin ang mga formula. Ang formula ang gagamitin natin para maresolba ang isang fingerprint. Okay? Now, pumunta na po tayo sa formula ng major classification. Ang formula po ng major classification ay para sa secondary classification lang. Parehas lang po sila ng formula ng world pattern at ng art pattern. Ang mamomodify lang po dito o yung mababago lang dito kapag ang loop pattern ay pumasok sa ating thumb. Okay? Kapag ang loop pattern ay pumasok sa thumb, gagamit po tayo ng table 1 at table 2. Okay? Table 1 at table 2. Pero ano nga po ba sir ang table 1 at table 2? Ang formula na ito, which is yung table 1 at table 2, ay may mga nilalamang numero o digit count. Okay? Umpisan po muna natin sa table 1. Ang table 1 ay may nilalaman na small, medium, at large. Tatawagin lang po natin small ito kapag ang range count ay 1 to 11. Tatawagin naman po natin medium ito kapag 12 to 16. At tatawagin naman po natin itong large kapag 17 and above. Okay? Dito na tayo sa table 2. Ang table 2 ay may nilalaman ding small, medium, at large. Umpisa natin yan sa small. Ang small, malalaman mo lang ito kapag ang range count ay umabot ng 1 to 17. Okay? Tatawagin naman natin itong medium kapag ang range count ay umabot ng 18 to 22. At tatawagin naman po natin itong large kapag ang range count ay umabot ng 23 and above. Sa paggamit po ng mga table na ito, may rules po tayong sinusunod. Ano po yung rules na yun, sir? Ang gagamitin po natin sa ating book thumb ay table 1. Kapag ang range count ng left thumb mo ay mas mababa sa 17, which is 16 pababa. Okay? Pero kapag ang iyong left thumb ay umangat ng 17 pataas, ang gagamitin po natin sa ating left thumb ay table 1. At ang gagamitin naman po natin formula sa ating right thumb ay ang table 2. Okay, naiintindihan? So, meron po tayo ditong example. So, for example, nakita mo yung left thumb na merong range count na 16 pababa. So, ang gagamitin mo dyan ay ang medium. Okay? Siyempre, dahil 16 ito pababa, ang gagamitin mo sa right thumb mo ay table 1 also. Bakit? Ang susundin natin para kay right thumb ay ang left thumb. Okay? Laging tatandaan, si left thumb ang laging masusunod. Kapag ang range count ni left thumb ay mas mababa sa 17, which is 16, ang gagamitin nating table para kay right thumb ay table 1 also. Pero kapag ang nangyari, si left thumb ay may bilang o range count na 17 pataas, ang gagamitin natin kay left thumb ay table 1. Pero ang gagamitin natin para kay right thumb ay table 2. Again, ang gagamitin natin para kay left thumb ay table 1. Pero dahil 17 to pataas, ang gagamitin natin para kay right thumb ay table 2. Okay? Huwag malilito. Pag ang left thumb mo ay 16 pababa, ang gagamitin mo for both thumb ay
table 1. Pero kapag ang left thumb mo ay merong 17 pataas, ang gagamitin mo para kay right thumb ay table 2. Okay? Now try to answer the following question. Question number 1 at question number 2. Thank you for watching this video, guys. I hope you love your channel. And please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag niyong na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga video.